confidence level dito sa team Adonis, no? Pero in a best of 7 series naman, there's really some lay space na ano na makapag-experiment ka and get a gauge ng kalaban mo. Correct. I wouldn't be surprised about Pagbabalik's performance na hindi talaga sila basta-basta, and they will take anything that is given to them in getting that win against Adonis Esports. Now that Adonis Esports nakaramdam sila ng talo, at hindi lang basta talo yun, ha, talo yun na talagang kumbaga, kayo mga taga-payatas, parang gumugusto to, ha, di ba, parang ganun. Kanina dun sa early game may mga tayo-tayo at tipi-tipi na nangyari. Promise. Context, light lang. Di ba? Alam mo, knowing itong sina Chester, sina Sumpak, na tuto na yan ng game 1. Na early game. Oo nga eh. Na tuto na yan. Na, kumbaga parang pag game 1 ng best of 7, ito yung afford to lose game mo eh. Pag best of 7 lang, ha? Pag best of 7. Oo. So pwede pag weighing yan eh. Weighing muna ng tides yan eh. Ang laruan ng best of 7. Bakit? Saka, ano, kasi Manjin, kapag ganito, na ganun nga yung nangyari, din game 2, I doubt na magpapabaya sila Chester dito. Feeling ko mas mainit na sila. Feeling ko gusto nilang balikan itong taga-payatas. Habang itong mga taga-payatas, pwede silang mag-react na parang, wala naman eh. Kaya naman eh. Oh, sige, wala pa naman. Isa na kami eh. Bakit hindi pa kami magdadalawa? Ang init ng game number 2 na to, sure yan. May hulog talaga, Kuya Shin, ang tropa natin sa Pagbabalik. Yung galaw talaga, hindi mo maituturo yun eh. Yung counter-engage ni Gio, yun yung malakasan na. So, feeling ko, kailangan mas uminit na nga talaga ng Adonis. Ito, game number 2, guys. Iilawan na. Iilawan na. Tunog pala ilang kasi ang meron eh. Wala pang music nga yan eh. Baka sa game number 2. Wala pang music. Mabigat na beat mo. Ganun-ganun pa lang. Oo, santo pa lang. Wala pa yung announcer. Division cute style pa lang na. Oo, ganun-ganun pa lang. Kulang pa sa giling. Wala pa tayo dun sa giling. Alam mo, sa century ngayon, no, yung... Ito, maiba lang muna tayo, no? Sa century ngayon, parang yung ganong type ng dance, ano na eh, parang... Pwede mo nang ilagay sa grupo eh. Parang appreciated na ng lahat, no? Like, art form na siya eh. Di ka gaya dati, di ba? Like, no offense, di ba? Like, 80s, 90s. Parang pag sumayaw ka ng mga ganun, parang, uy, may judgment agad yung tao sa'yo. Ano na siya eh? Uy, wow, ang galing! Salamat! Salamat kay boss Dante Gulapa. Boss Dante Gulapa. Ayun, pioneering. Pioneering eh, parang sa panahon ngayon, pag nakakita ka ng mga brings macho dancing into the mainstream. Meme dancing na siya eh. So, ma-appreciate mo na, oh, ang galing mong gumiling. Hindi, kasi alam mo, Manjin. Iba muna tayo, ha. Iba muna tayo, guys. Alam mo kasi, Manjin. Ano kasi talaga, as we grow, as time moves, and as we move into the modern times, which is matagal na tayo nasa modern times, is ano eh, mas nagiging rational yung mga tao. Ganyan. And maganda kasi yung pinakita ni Boss Dante Gulapa na kaming mga, ano, kaming mga macho dancer, gano'n. We are like you with a common denominator. May pamilya din kami, may mga anak din kami. At the end of the day, kahit anong ginagawa namin, wala kaming tinatapakan tao at nagtatrabaho pa rin kami. Ayun. So, kaya doon nagkaroon ng appreciation sa, ano, sa macho dancer. And now, people are like... Ginagamit na name. Oo. Dati, no, running gag yung Adonis. Running gag yung Adonis. No offense on that dati. Ngayon, no, parang may positive reception nga. Ginagamit na siya na meme din kahit ng Aether. Nakwento nga sa akin ni Sumpak. Kasi, di ba, Aether sila, AE. Hmm. So, ginawa na lang muna nila, Adonis. Happy. Kaya, tignan natin kung makabawi. Better yung lineup na yun. Pre. Tignan mo yung lineup. Uranus, Johed. Galit na. Di lang. Benedetta. Benedetta, ha. Benedetta, ang binan ng Adonis. Ang binan ng Adonis, Farsa. Pero ang duda ko dito, baka sinadya talaga. Parang, pakita namin sa inyo kung paano manggulang sa draft ang pro, no? Pinalusot yung Benedetta, which is dangerous, ha, by textbook. Correct. Again, this is a pro team pa rin, to consider itong katapat ng Pagbabalik. And not to mention, ayun nga yung sinasabi ko kanina, si Sagitno Pre, Chester na nga, di ba, sa Johed. Si Sagitno Pre talaga, trademark yung Uranus.
siya sa gitno eh. Tigas. Binaligtad mo. Alam mo, interesting yung ban nila sa Farsa at saka sa X-Board. Ito kasi yung dalawang hero pare na kapag nag-late game, hindi mo matatapos agad. Pero kasi may substitute na yung Farsa eh. At para sa akin, isa pa siya sa mga mas magandang substitute. Si Eve. Si Eve. Naging Eve ang Farsa. So kapag hindi ito na-shutdown ng Adonis, same problem I think. Hindi mo mababasag agad yung mid, hindi ka makakapag-push agad. Kailangan nila dito, para sa side ng Adonis Esports, ng backline. Kasi itong Lunox, titira to sa harap eh. Yung Johed, mambabox out. Kailangan mo ng someone to assassinate the backline, especially yung Eve. Kasi I feel na ito yung magpapahirap sa kanila. Nirespeto nila eh. Si Momo Change. Yung par sa kanina. Nirespeto nila. Ngayon, mapupunta siya sa Eve. So let's see. Dahil ang mga bitin na may mga binaban ngayon dito ng ano, ng JNA. Ito yung mga backline heroes. Mayroon din kasi sumagot kanina eh. Mayroon din sumagot kanina dahil nga doon sa Farsa. And tama ka, Claude Roger na. I mean, kontra mo. Doon sa ano, ang tanong ngayon, ang curiosity ko man, Jean, sa pagbabalik, sino yung pronta nila? Inalis yung Kufra, di ba? Walang Johed, X-Borg ba? X-Borg nakaba, no? Di ba? So, okay, yan na, Akay na talaga, di ba? Ang ganda ng Akay dito. Yung side image, yun ang tanong ngayon. Esmeralda ba? Ay. Piling ko Esme. Esme side, no? Pwede. Ay, Lance, pang backline. Kaso mahirapan yung Lance. Kuya Shin, kapag ang kalaban ng Lance ay Ayabusa tsaka Benedets, hindi naman mga units yan eh. So yung mga dash niya, pwedeng hindi niya maland kasi ang daming dash din ng Benedetta tsaka Haya. Ito yung pang backline nila. Si Saber. Rekta. Rekta, hindi nagmimintis. Maganda yan. Full sweep mga kaibigan. We have the Granger as well. Really very much willing to get the duel down. Not to mention very capable of kiting din yung itong si Kung Fu Panda, itong si Akai. Now let's look into the final pick. Okay, went for the Lancelot pa rin. Pero ito, sino ang kanilang side lane mage? Farsa pa rin nga ba to? Or kasi yung Farsa may hirapan dun sa single. Alis na lang. Nila, or pang-burn ng Uranus. Kailangan nila ng isa pang pang-burn ng Uranus. Yan ang kita ko eh. Pero para, DPS. Ari? Kags! Mage pa lang. Okay. Oh, burst. Bakit pick naman to ng pagbabalik? Yes, and they could also deal with the Saber. Ang problema lang, wala nang sasagot kay ano, sa gitno talaga, no? Ay, sa gitno. Onti lang. Onting burst. Kaya actually, pag nagpatong-patong yung skill ng Eve at saka yung skill ng Kagura, may chance ha, ang team ng ang pagbabalik. I think this is a better lineup kasi tignan mo Shina. Pag susugod, whether na susugod si Chester, Johed, mahihirapan siya. Bakit? Kasi una, di mo mahuli agad yung Benedetta. Yung Hayabusa, di mo rin mahuli agad. Yung Akai, may counter go pag nag-level 4. So hindi ka rin makapag-ejector ka agad. Tapos yung Kagura, di mo rin mahuli ka agad kasi may innate purify yan sa kanyang second skill. Plus, naka-flame shot pa siya. Na pantulak. So nininig, ang pwede lang nila mahuli, Eve. So ninenegate ngayon ang pagbabalik yung opportunity sa side ng Adonis na makakuha ng pick-off na mapagana itong Johed. Kasi kanina ang galing ni Chester man Johed eh. Nung ilang series nyo. Philippines number 3, Eve, tol. Ay, nako. Eve ng payatas, man. Well, Eva. Kanina naman maganda talaga yung delivery nila, eh, di ba? With the... I think Farsa pala yun, no? pero wala tayo nakitang Eve. Pero ito, mas threatening na yata yung dala ni Momo Change. Nonetheless, Adonis Esports versus Pagbabalik. Hindi ito magiging biro kapag 2-0 na yung pagbabalik. Adonis Esports, I'm sure kung ano man yung confidence na dala nila dun sa game number 1, ito kaseryosohan na. And of course, wala nang pagbibigay sa pagbabalik. Here we go, game number 2. Huwag niyo kalimutan na i-follow si Mr. Martin Leuchon. Leuchon, I mean. Para makakuha kayo ng mga libreng dias at... Let's see, dahil mukhang libre din ang gitna. Ito lang ang kalamangan ng side ng Adonis. Mauuna sila sa gitna, yung Lunox. Mauuna yan. So, kahit pa paano, may threat. Johed, Matic. Oh, may Johed kasi eh. So, may threat lagi ng ejector yan. At kailangan pa rin mag-ingat ni Gio. Wala pang Towns and Pounder si Gio in this game. So, this is the same as game 1. Chester and Mitsuki creating space for their team.
at least this time, careful na sila. Wala nang mga deep dives na nagaganap. Diba, Shinbu? Happy. And, kumbaga ano lang, I mean, still, mauuna ka pa rin sa pwesto. Yun yung textbook, no? Tapos, gaya na sinabi mo, no deep dives. It's basically keeping track nung distance, nung action, yung distance to act ng team pagbabalik dito. Ang gusto ko bantayan is actually yung Kagura lane, no? Mukhang okay yung shop ng Kagura, di na yung sorpresa against the Saber dito. Pero kasi napaka-dangerous eh kapag hindi nag-pop yung Kagura kasi malaki yung demand for damage na gagampanan ng Kagura eh. Given that naka-ano siya, flame shot pa, di ba? O, Jiyong! Sumpak is the one na kanilang tinatarget. Ah, this is a great start for ang pagbabalik. Napilitan nila mag-box si Sumpak. Pipilitin ni Sumpak makuha yung golden. Buti na lang nga mo nakuha niya. Nahagip pa rin? Oo, nahagip pa rin. Pero nakita mo yung game plan ng ang pagbabalik. Nagka-cut lang yung bottom lane nila. And then, lagi kasing nauuna si Tot kaya Uranus sa pag-cut. Kaya mauuna lagi ang pagbabalik doon sa pag-setup sa taas. Ngayon, crucial tong laban na to. Shinbu, real world manipulation. Yun lang, dali si Mitsuki doon, naayos ni Hanayama. Meron pang orange buff na dala. Yun ang soul of lava. Sa gitno, zoning out si paring Giyu. Sa gitno, walang backup siya sa gitno. Inabol ni Toto. And sino nakuha ng Lord, ng Turtle? I think it was Adonis. Adonis? Hindi. It was Adonis. Adonis, yeah. Kaysen. Okay. Pero dalawang kills ang nakuha ng ang pagbabalik. Okay. Ito pa siya. Majority mo ang pagbabalik eh. Matsala sa Lord. Matsala sa buff. Lodi, sa Turtle. Matsala talaga. Ito pa, Kuya Shin. Si Sumpak, napilitan siyang mag-rotate doon sa bottom side nang wala siyang napala. So may onting kalamangan niya yun si Boss in terms of the space sa top lane. So kailangan pa rin mag-ingat ng side ng Adonis as Gio will also survive the gank. Yeah. So kanina pa nga eh. Sa side ng Adonis. Kanina nga pa nga binabantayan eh si Gio. Si Gio yung majority may mataas na damage receive ngayon sa side ng pagbabalik. Pero did not translate into a kill dito sa Adonis. Mukhang ramdam na talaga ng Adonis na hindi biro itong kalaban nila, itong pagbabalik. Nakapangalala lang si Hanayama, man, ang init. Nakuha niya yung ISO talaga kay Mitsuki. And that is not good kasi, man, ang numbers, Lunox pa. Oo. And ang nakakuha, nakaka-ISO is the Hayabusa. Hayabi. It's like, ayan yung nasa test paper talagang solution eh sa Lunox eh. Yung Hayabusa eh. I saw someone, di ba? Men, tignan mo yung ginagawa ngayon ni Hayabi. Patiently waiting for Sumpak in the top lane na lumabas. Hindi pa lumala. Ano yan? Ayan, lumabas siya kanina and nagkakaroon ng spider sense si Sumpak eh. Until the time na hindi makita ni Sumpak yung Hayabi, di siya mag-out. Kasi halata eh. O yan, spider sense yan eh. Ito yung tatargetin nila ng todo kasi lamang sila dito. Yung baba kasi naglolokohan lang yan. Yung mid naglolokohan. Kung sino mga control dito sa top can dictate the tempo of this game. Which is, ngayon, nagre-reply, sumasagot, nagre-react yung Adonis. Tsaka, Manjin, nakatambay talaga si Hayabi doon. Kasi, ano na siya eh, parang 3.30 siya bumantay. Pero nung last round, around the 4-minute mark, umalis na. Kasi, ayun eh, wala nang ano, wala nang gold lane, wala nang EXP lane. May mga energy shield pa rin. So, those are golds to be abused. Pero, of course, kailangan mo gusto ng lahat ito para sa Turtle. Na maalam sa gitno ha, umaray doon sa Benedetta. Toto siya may pinakalikod, Manjin. Namatay din yung Saber sa taas! Oh, no! That is a Turtle though para sa side ng Adonis. But again, ang pagbabalik, take this. Ah, that was not an even trade pa rin. Even though it's another Turtle, yes, lumalakas si Kaizen, but yung side lane, yun yung problem mo na lumalamang ang side ng ang pagbabalik. Boss, outplaying Sumpak Wandu. Lugi yung ano dyan eh, yung Saber eh. Kasi pa nag-ulti yan, magsisecond skill lang yung Kagura. Kaya nila mapitas to ngayon. Match sila sa buff loaded mula kay Martin Legends. Hindi na natin yung mga habol pa ni Mitsuki. At yun na nga, nakakuha din ang tira against the Kagura. Okay na rin. Nagantihan si Boss Puso. Jiyong, dito mga kaibigan. Pigdang ang Sumpak. Medyo malayo pa si Hanayama to get that follow-up, unfortunately. Pero may pagbawi dito si Hanayama. What a shutdown! Pagbabalik, akala natin talo sila sa trade na yon. Makakuha pa nila si Sumpak Wangdu. Yapi, na-trade pa rin si Gio para kay Sumpak Wangdu. So parang hindi naman ganun kahapde yung pagkadali kay Boss Puso. We got the replay right there. It's tignan actually natin. From the kill against Boss Puso. Ito, Nang bait lang si Sumpak si Gio eh. Nag-call si Gio dito ng game kay Hanayama eh. Pero inuna kasi ni Hanayama yung buff. Unfortunately enough kay Sumpak, nandoon si Chester to save his life. Pero
si Hanayama with the items that he had that he has, kaya niya na i-burst down yun. Tapos meron kasi ng kulong dito, Chester will fall down. Oh, hindi, buhay pa rin si Chester. Oh, tingnan natin ha, kung kaya ba in-ejector. Oh, gusto mo tumalon, tumalon ka. Tumalon ka. Pero dito Chester. Pero yun lang, kulang sa damage. And of course, trinabaw ng Adonis Esports yung mid lane outer turret. It's gonna be the joy going down. Coming in mula sa Kagura. Darating na rin, pati si Boss Puso at Hanayama. Tago sa brush dito si Ken at si Mitsuki. Manjin, I just want to go back kanina. Pwede pang ang mapatay ni Hanayama si ano? Si Harley. Mapatay ni Hanayama. I just realized that. Ano, inantay ni Hanayama yung result ko wala. Kahit doon sa replay, yung ult ng Saber. Si Saber pala, no? Kaya ko lang na-realize, kung wala nga yung triple set, medyo ang baba ng threat ng Saber. Oo. Sakit ng Saber. Pinipili ngayon yan, Shin, sa mga rank. And even in the pro plays. Kasi meron ano ngayon eh, ang daming mages kasi ngayon na lumalabas. So, ang na-discover ngayon ng mga players is kailangan mo ng isang hero na kapag na merong skill na pang-lockdown at pang-burst. Kapag lumamang sa early, boom, bursted agad. Pero ang problema mo, kapag hindi namatay sa triple sweep, wala ka ng options. And, yun yung naging sagot nila with this Benedetta na ang na-squishy naman sa umpisa, with this Hayabusa na squishy naman. And ngayon, tagilid ang Vapor doon sa top lane ng side ng Adonis. Pero ang kalamangan naman ng Adonis dito is hindi pa rin naman kasi nagagalaw yung Lancelot nila. So yeah. So even though shutdown yung mga side lanes nila, lamang naman sila, may firepower pa rin sila because of this Lancelot. So it's still an even ball game. Nagkakaroon pa rin, nagkakaroon lang ng mga onting mishap ang team ang pagbabalik sa mga attempts. Kagaya nga nabuhay pa si Chester. And it seems like Adonis, kahit papano, may onti silang bawi. Tignan mo, tabla yung gold natin, Shinbu. Yeah. Tapos makukuha pa ni Kaizen yung purple. So goods pa rin ang team ng Adonis. Also to the turret. Out 1-for-1 yung kasi. So kumbaga, para madali ma-summarize, pantay sa turret. Sa turret. Sa side ng Adonis, sa kill sa side ng pagbabalik. Ngayon, ito, gigil na yung pagbabalik, ha? Lagi na lang nananakaw yung turtle namin. Kami naman yung lalaban ngayon. Unang focus ni Junior Talon, ginawa kay Chester dito, pero ang mahalaga yung reward manipulation. Nandinala ni Momo Change! Mitsuki sumubok sumagot, kaya darkening bilang panglagot sa mga membro dito ng team pagbabalik. At walang sumasunod kay Mitsuki. Toto sa may pinakalikod, Manjin, ha? Hugo pa to si Toto, but meanwhile, nandun si Sumpak sa gilid. Toto, nako po, ang ganda ng kanyang iPhone and eyes of brilliance out na meron si Mitsuki, habang nandoon si sa gitno na medyo makuna talaga sa side lane. It's the turtle dance na nakikita natin na naman, Shinbu, sa ating laban. 4-on-4 yung nangyaring gera and Adonis Esports. Alam na nila na kaya nila mag-survive. It took them too much para kunin si Chester to the point na nung sumugod na si Uranus, wala nang nagawa ang team ng pagpabalik. Let's see kung sino makakuha ng turtle na to. And without that, kasi malaking space talaga magagawa ni Sagitnu. Third times the charm, makukuha pa rin dyan ng Lancelot yung turtle. Lancelot all into the turtle. Ito yung sinasabi natin na walang pang-control kay Sagitnu. Kung dalawa ang hindi makakaikot against Sagitnu, malaki yung space na makukuha din doon ng Adonis Esports. Wow. Mukhang magiging libreng game to para kay Sagitnu. Walang ano eh, walang shredder ang side ng ang pagbabalik. Meron silang burst, meron silang Eve, meron silang Kagura. Pero ang problema kasi doon, kailangan tumama. And kapag if ever lang makapurify si Sagitno, wala na. Hello Uranus Show. Hello Sagitno Show na ito. Pwede na siya maging Superman at tangkihin lahat. Meanwhile, Gio trying his best to pick off. So ngayon, nalulugi na ang pagbabalik Adonis Esports with this Uranus. Tingnan mo, doon na sila magro-rotate. Alam na nila na lamang sila dito sa side lane na to with the Uranus. Let's see here, ladies and gents. Again, yung AE kasi, ang dali lang talaga ng formula eh. Basta andun siya sa gitno, magkakaroon ng info sila against pagbabalik, no? Correct. And that's where they will start to react. The problem here is actually of snippets of burst na kailangan lang nilang i-anticipate mula sa Kagura. Gio here, no Tason Founder to make his escape. Toto sumubok sumagot, but of course the elapsed daytime would allow him to make his escape. And remember, wala si Boss Puso doon. Lamado yung Adonis, kampante sila kasi wala yung burst ng pagbabalik ng Kagura. Dito na natin pwede sabihin na yung power spike ng Adonis Esports ay umabot na sa point na hindi na mapatumba agad itong Uranus
wala na, maglalakad na lang yan, mag-heal na lang siya, mapipilitan yung pagbabalik bumili ng mga anti-regen items just to get him. At ngayon, may chance pang si Chester ang kumuha ng mga pick-offs. This is clearly Adonis' esports game to win right now, Kuya Shinbu. And kinukol ko na ganito palang kaaga. Tignan mo si Sagitno. Lakad matatag lang yan. Literal, sa gitna ng tatlo. Ang problema, tatlo yung nakakuha ng atensyon niya. Tapos yun na. Panalo na si Sagitno doon. Bakit man din na burn yung real world manipulation? O kung may real world manipulation doon, kaya sana sabay pumalo up yung Adonis Esports. Di na mahalaga kung sino. Basta lamang. Pati na nga nakuha si Anayama. 2-4-0 lang. And ayun, man. I mean, this time, yung turtle, hindi kon... Eh, yung turtle. Ladder Lord. Walang contest. Malinis itong makakuha ng Adonis Esports ngayon. Athena Shield. Brute Force Breastplate. Ano pa nga natin mo dito sa Uranus? Ni Mr. Sagitno. Or Shinbu, alam mo, pwede na natin siyang tawaging your Sagit Noranus. Parang Sagittarius, gano'n. Pwede rin. In short. Masalang sa Lumos. Oo. No. Kasi pare, ito na yun eh. Kaila, pag mga ganitong sitwasyon, item change na kaagad dapat yung pagbabalik. Kaso ang problema, nasa gitna kasi sila nang may binubuo silang item. Tapos makita nila na biglang kumunat itong Uranus, magiging chapso yung item mo. Pwede kang ano eh, pwede kang ganun eh, pwede kang manggulang eh sa Uranus. Huwag mo muna ipakita item mo. Huwag mo muna bilhin. Oo, ito pero nagko, may ano na, may necklace na si Eve, pero kailangan tumama niyan. Oo, tsaka ewan ano din eh, kahit may necklace si Eve, the way I see it, kung si Sagitno lang mag-isa yon, it's not really efficient. Sagitno's job is to really just burn and buy out the spells mula dito sa side ng pagbabalik. Naramdaman na nga ng pagbabalik yung pagpapuwersa ng Adonis dito sa kanila. Kasi inner turret are about to go down. The last one standing on the top lane side. Toto na nahuli dito. Alekta Fire na Blue bilang pampasok niya. Pero hindi yun mahalaga. Walang pakis si Sagitno doon. As he dash out and kill na nga yung Benedetta. Habang si Chester tinabaw and ushered in the minion waves down on the bottom lane. Inhibit di man ma-burst yun. Pero may mamaalam pa rin doon. It might be Chester. Will that be a kill? Welcome to the Sagitno show na to, kaibigang Shinbu. This is, alam mo, binanggit mo to kanina sa draft eh. Wala na silang sagot sa Uranus. Kung ang Sud walang sagot sa tanong sila, wala silang sagot sa Uranus. Walang sagot sa tanong. Tagal na nun ah. Walang sagit. Walang sagit. Walang sagit sa tanong. Hindi, wala pa rin yan. Tama mo. Takas yan. Takas yan. Ayan na, nag-roll sa player. Ayun lang, nag-asim lang. Tapos na sa akin. Okay na rin. Buti lang nga lang eh. Kaso ayun eh, kanina pa diba, binanggit natin sa draft paring Manjin na, ano, na wala talaga silang direct counter on sa gitna. Ang cop nila, ang target is not really on Sagitno, but the one on the back of Sagitno. And they are not arriving on that. Si Sagitno pa yung napapansin nila. And that's really not a good signal. Right now, yung Ogi Shadow kill ni Hanayama, threat yan kanina. Ngayon, wala na. Ogi Shadow, hindi na lang. Kahit si Chester, hindi rin nila mapatumba, Kuya Shin. Mm-hmm. Ganun na kaumabot ang kunat na meron ang side ng Adonis Esports. Inilawan na sila kanina. Walang ilaw eh. Ngayon, ramdam mo na yung giling, Kuya Shin. 11-11. And eto pa, makakapitas na rin si Sumpak. Kaya niya na rin mang isa eh. Hintayin niyang bumaba yung Hayabusa. Tapos ultimate, ayan. Boom, baraga. This is close from over. Ay, nako po! Tapang ni Toto, ha? Si Toto, pero mag-isa siya, Kuya Shin. Ginagaya niya yung playstyle ni Sagitno dito in buying time for his teammates. Habang nangyari naman, Hayabusa relegated going for the split. Ang problema, may dalawang minion wave. Go for the bottom lane. Kailangan umuwi kaagad ni Hayabusa dito pero not without losing their own inhibitor chariot. Pepersen ito naman ang Adonis. Si Toto dito na huli ngayon. Ang Lancelot, yun lang. Kapag si Sagitno awit dun, yung mababurst yung backline niya. Ang asim lang, no? Nako, hindi pwedeng mamatay si Sagitno dito. In this situation, another winter transition. Oy, ang ganda! Nakita mo si Nave yung final blow sa Winter Truncheon. This is the second time na nakakita tayo ng comeback victory sa Clash sa side ng ang pagbabalik. Crucial yun. Bakit? Kasi Lord Attempt 2 ko yun, Shinny.
Yapi, tingnan mo si Sumpak, nakakuha ng triple sweep para kay Momo Change. Sila ko si Sumpak dito. Walang pag-aalinlangan na i-burn ni Momo Change yung kanyang flicker para lang masave yung kanyang immortality. Sumpak, wang doon. Oh my God. Walang immortality will be cornered there by four members ngayon ng team Pagbabalik. Iko-call nila ngayon yung Lord, magpupush yung Benedetta sa baba. Mapipilitan niya yung Adonis. O, mapipilitan yung Adonis na malito kung Lord or Benedetta sa bot. Ngayon, ang kailangan is si Kaizen makakuha ng kill or makakuha ng pita si Chester. Pero si nako, si Kaizen pa yung pala! Nako. And si Momo change buhay! What is happening, Jinbu? Isa-isa, hindi nagkasama-sama ang hiwalang space na nagawa mula kay Sagitnu. Lalo pa nung nakuha ng pagbabalik yung momentum nila. Nagsimula ito lahat saan? Sa pagkahuli kay Kaizen. Actually, ni Toto yata, kung di ako nagkakamali, no? Max sala! Lord Martin Leachon, yeah, kanina again, tandaan mo, the Sagitnu strategy only works kung everyone is focusing on Sagitnu. Pero if everyone is focusing on others dun, then ayun, wala, ano lang, it's another, just another tanky hero si Sagitnu on the map. Correct. At wala pang halberd itong side ng ang pagbabalik. Meron lang sila ng necklace na meron si Mr. Momo Change. At yun yung kumitas kanina sa dalawa ng Adonis. I still feel na it's still Adonis' game sa laban na to, kaibigan. Pero yung mga crucial pick-offs kasi, number one, wag na wag kang papapitas na crucial kapag pag-coming yung Lord eh. And na-wipe out sila nung may Lord. And with that, tumabla pa yung laban. Tumabla pa nga, no? Baka pa nga makalabang dito ang team Pagbabalik. Kasi pagkakatok ang ginagawa nila ngayon sa inhibitor doon. Mga kaibigan, hindi pa rin sumasagot yung Adonis Esports dito. Sa ginumaintaining his own distance, remember kasi na na-burn din yung kanilang mga immortality or nag-aabang siguro sa Sagitnu dito ng winter transition niya. Reverse doon. Actually, naparasang mag-brilliance ka agad yung Lunox natin. Backline at fight. Umasok si Kaizen. Hanayama gets bursted down. Nakasagot ulit dito ang mga taga-Adonis na maalam na rin pati si Boss Puso. At kita mo, focus sila Toto. Kapasama si Gion na tumakas. Momo change down in by Sagitnu. Wala mang damage si Sagitnu. May kunat siya para habulin. Sa dulo ng walang hanggan si Momo Change. Ladies and gentlemen, ito yung sinasabi mo, Manjin, na lamang pare ng Adonis. Lamang talaga sila in terms of team fight. Kasi ang mangyayari, wala namang setup ang side ng pagbabalik, kundi yung Hurricane Dance lang na meron si Gio. And the fact na 35 seconds si Momo Change, edederecho to ng side ng Adonis. Alam nila na wala nang pang extra anti-regen. And wow, Adonis Esports, this is their game right now. Tapos na to, Kuya Shinbu. Saan sila kung makakapag-Hurricane Dance? Pinigilin na po. Walang minions ka! Walang minions! Walang minions, pre! At naisave pa rin! Kung merong Ben and Benedetta, ladies and gentlemen, defending their own base at kapit pa rin! Hanggang sa dulo ng walang hanggan! Ben and Ben yun ah. Hindi, iba yata yun. December Avenue pala. December Avenue. Ito, conceal don't kill ha. Conceal don't kill. Para kay Chester. Pero ang gagawin lang nila, buhay na si Gio eh. As long na buhay si Gio, they can defend this because of the Hurricane Dance. Ah, Adonis Esports. Kaya na sana nilang tapusin yun. But that time. Isang artillery lang kasi. Isang artillery lang. Ah, mainit. Mainit ang tarima. Road to Greatest Games, ladies and gentlemen. Wala na ngang bukas na, wala na ngang sarado pala na inhibitor dito sa side ng pagbabalik. Lahat ay bukas, naturally flowing against them. Pero tandaan din natin, in terms of enhanced lane, isang lane lang talaga, ultimately lamang ang Adonis. Bottom lane pa kung saan, stress lane yon kasi lalabas na yung Lord. Correct. Ito na yung type ng laban, pare, na kailangan titignan mo na yung minimap mo. Kasi ano na to eh, lane control. Yan ang tawag. Bago ka makipag-team fight, make sure mo muna na lamang kahit isang hit lang yung lane mo. Para sa inyo mapunta yung push. I think the way for team ang pagbabalik to get this fight is to burst down the backline. Kapag inuna nila yung frontline ng Adonis, lugi sila. And yun din yung win condition ng Adonis. Ganun yung nangyari kanina sa baba. Mauna si Chester, mauna si Sagitnu. Hayaan nila na maubos ng ang pagbabalik yung skill sa kanila. Mambait lang sila. And then, isweep na lahat ni Kaizen at saka ni Mizuki. May damage output ang both of the teams.
crucial itong next na team fight na to, Shinbu. Crucial talaga ang ganyan. Oh! Crucial talaga mga kaibigan. Real preparation na ginamit dito bilang pagbaka para kay Gio. Pero tinan mo sa likod, Dina, sinasanto ni Kaizen. Kung sino man na nasa backline dito na pagbabalik. Gusto niyo yung backline namin? Backline nyo, nangahabuling ko. Tingnan natin kasi tingnan mo, tinatrabaho pa rin ni paring Toto. Habang si Kaizen naman gusto kumuha ng push. Alam yun nila Momo Change. Kaya naman nag-wave clear ka agad si Momo Change. Habang kumakat naman ng Todo-Todo, si Toto, habol-habol, ginagawa dito ni Mitsu, Winter Transition na ginawa ni Toto, re-engage ulit, pero elapsed dito to dance around, there might be some few minion waves na nakalusot, but still, pagbabalik ay nasa laro pa rin. Nasa laro pa rin, but this is a crucial lord para sa side ng Adonis Esports. Sinahabol na ngayon ni Chester yung Benedetta. Ayaw niyang parekulin. Nasasalubungin pa ni Mr. Sagit. Ang ganda ng final blow. May extra dash pa yan. Ito na magkakataon ng Adonis para tapusin yung laban. Grabe naman mga kaibigan. Laking kwarto ang nagawa because of Toto's space creation here in this running game. Still with the 3 minion waves coming in down for the mid. Aba, safety talaga ang plano ni Momo. Turning the real world manipulation. Medyo na surpresa yata yung isa doon. Yep, it's gonna be... It's gonna be forced to press his own Winter Transition pero hindi na makatakas doon. Lunox pa yon. Isa na lang doon. Timers tayo ngayon. Chester here down on the immortality. He will be gone. Two members are removed din dyan ng Adonis Esports. Ang pagbabalik ay talagang gusto makabalik dito sa laro natin. Ang pagbabalik. The problem was hindi hinintay ng Adonis Esports yung Lord spawn. Doon sa laban, they were controlling the side lanes and unfortunately, ito kasi yung ano nung laro eh, yung hindi mo alam kung kailan lalabas yung Lord eh. And late lumabas yung Lord. Para sa side ng Adonis Esports, crucial yung deaths na yun. Oo. Para sa mga viewers natin, hindi pa huli ang lahat. Para i-share itong malupit na laban na to. 21 minutes into the game. Tignan mo naman yung gold, bantay na bantay. Ta sobrang close pa rin. Tumutulak man ang pagbabalik, pero I don't think the end na rin. Ay, Kaysen! Ako, paano mag-shabino niya? I could still don't feel inabutan siya under the own base. Immortality is gone. Hindi atay na lang yan. No, minion waves ang coming in. Pabalik. It's a balon. That's it. No minions. Walang minions. Walang minions pa rin. Pero tuloy pa rin ang laban. Ibang passing call na nagmula dito sa side ng pagbalik. May panglaban pa si Toto dito. But sa gate to saving the day. Pero nandoon yung minion sa top lane. Kaizen. Oh, God. Ay, may minion sa taas. Minion sa taas. Para kay boss! Oh my what God. Is this game? This is just game number 2 of the tournament. That was a great call sa side ng pagbabalik. Kaizen was there. Buti na lang kamo, Shinbu. Buti na lang kamo. Hindi tumama yung flame shot. Kung tumama yung flame shot ni boss, super slow yon. Yatap agad si Kaizen. Hindi makakapwesto yung Adonis na malapit doon sa base nila. And pwedeng tapos agad yung laban. Oo, man. Wow. Sa sitwasyon ngayon ang hirap, Manjin. Oo. Walang no choice. I think antayan ng Lord talaga. Antayan na to. Pang-finals talaga to. Yes. Hindi lang gold ang pantay, Manjin. Hindi lang kills ang pantay. Pati yung buhay ng base nila, pantay din. Oh, man. Ang ganda ng right decision yun para sa side ng pagbabalik. They could have ended that with Hanayama. It's a good thing na lang na nandoon si Sagitno to save the day. At nakakuha siya ng extra kill. Ayan o, could have been na bumili si Hanayama siguro nung, wala siguro siyang gold nun eh. Yung, ano yan, yung Malefic Roar. Could have been na meron siyang Malefic Roar. So close to the end na yung laban na yun sana. Buti ka mawala siyang gold kanina. Man, ito, alam mo, sabi na Adonis, disiplina. Disiplina tayo, let's spread into the map. Increase our odds of having a minion arriving into that base. Either way, pag nashob natin lahat ng map at meron tayong napakagandang pressure, we definitely have a better control ng Lord. For example, ito, kung lahat-lahat pantay, mukha lang mahirap maintindihan ng laro, pero mas madali nga sa totoo lang mga manonood. Tingnan nyo ngayon, kung mas may tulak yung Adonis Esports, ibig sabihin, mas madali silang makaka-converge at makakauna sa pwesto ng Lord. At kahit gaano man kaliit yung lamang na yun na yun eh, doon ka magsisimula. Yeah. At mauuna yung Adonis kasi may Uranus sila na mas magagamit ko pangkat. Kasi hindi mo mapapatay agad eh. Yung Benedetta, hindi mo rin naman mapapatay agad. Pero mas madaling i-burst kapag nakachamba ka ng huli. Pero mobility kasi dala ng Benedetta eh. Si Toto dito, hindi na sinasanto si Sagitno. Pero ang tagal talaga yan. Oh, no.
Mabot pa nga sa Plutus na inignore si Toto. Sumpak! Wanbu! Chokchak! Patay dun! Ang ginagawa ngayon ng pagbabalik ang ganyan naman ng Race Esports nag-isa-isa. Mitsuki huli ni Hanayama. May kasama pang iba. Nakakaibigan yung pagbabalik. Pinagbabaliw dito yung Adonis Esports at pinagbabatak ng pinagbabato na kanilang mga spill ngayon. Pero tingnan natin, sumagot pa rin si Kaizen. Pero hindi na mahalaga yun kasi may backup ngayon at dumating si Toto. Alec, may dashboard kay Kaizen dito and gonna be saving him. Yung kanyang cornrows dumating dito si Sagit, no, wala na siya at babakapan. Pagtutulak na lang ng mga minions ngayon ang ginagawa nila. Kaya naman pagdidepensa ang ginagawa ngayon ng Ibnat na naman recalling into the base. Wala pa rin pagbabawas na ginagawa dito sa ating Lord, mga kaibigan. At Winter Crunch na naman nasagot ni Sagit dito against Chester. Hindi tapos yung laban na to. With this kind of fight, baka makabalik pa yung membro ng Adonis Esports, Manjin. Dalawa lang dito si Sagito at si Chester. Ang call dapat ng pagbabalik dito is to get the Uranus and get Chester. Crucial ito. They have the retribution, so dapat sa kanila mapunta yung Lord. Alright, napunta doon sa Kagura. Makakakuha ng isa si Chester, pero mawawala din siya. That is a minute down para sa side ng Adonis Esports. So pack 1 doon na lang ang mabubuhay, and the Lord will march soon. 20-25 ang pagbabalik. Gio with the clutch catch kay Sumpak Wando sa baba. Pitas ang kailangan ng pagbabalik para makabalik sa laron to. Pero kailangan bantayan din, ha? Kailangan lang bantayan, paring Manjin, ha? Tingnan natin kung kaya nga ba ni Kaizen madepensahan to. They have enough Napapansin ko lang kasi walang auto-attack masyado dito sa side ng pagbabalik. At least kagabal talaga dito yung Hayabusa. Kaya naman kumuha sila. Boss dito, nabawasan pa nga. Tingnan natin, kita mo kukuha. Ang daming minion waves dito ng mga member ngayon nating pagbabalik. At tapos. I think makalik na to kasi pagtatapos ang gagawin nila. Adonis Esports puntod this 1-2-0 para sa pagbabalik. Hindi kakayanin ng puwersa ng side ng Adonis Esports kapag wala yung Uranus at yung Johed. Yun lang yung nagsisave sa kanila dahil kaya silang i-burst down agad ng mga heroes ng